Yes po, good afternoon o good evening. Kamang kayo naroroon sa lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW. Mag-ingat po kayo diyan kung nasaan man kayo naroroon, no? So, pag-usapan natin ngayon ang kasong abduction or kidnapping or abduction and kidnapping. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Diba? So, madali lang yan. Kung first time ka sa aking channel, ako nga pala si Policia Ku at your service. So, thank you for visiting my channel. So, welcome sa ating criminal law and other information na ina-upload natin ng yung mga pakikinabangan natin tulad ng mga electronics, Paymaya, GCash guide na tutorial, and coins collection, and others videos na mahalaga na may makukuha kayong aral at labor code as well sa mga employee. So ngayon guys, ang tatalakayin natin yung kasong abduction and kidnapping. Yun. Sa ano kasi guys, sa abduction po, yung tao ay kinuha, puwersahan or fraud or moving from original location to another location against his will or laban sa kanyang kalooban, or pwedeng mayroong pananakot, mayroong puwersahan, basta yung puwersahan, win or sumama ka sa kanila, pwede nilang ilagay sa sasakyan kung anumang bagay yan ang pagdating sa transport. So ang ano po yan, abduction. Papasok po yan sa abduction. Ngayon po, kung yan ay may involved na money, so ang commonly, pag may money involved, doon yung papasok yung kidnapping. So yung kidnapping kasi, so pirsahan kang kinuha, na may, na siyempre pirsahan nga, di ba? Pwede kang din nilagay sa ay, excuse me, or tawag nito, dinala sa ibang lugar. Halimbawa, ay hindi mo alam, maaaring may piring ka o maaaring mayroong pananakot, mayroong fraud kung tawagin, pagsisinungaling. Doon, pag nanghingi na po ng pera, ng kapalit, doon po yung papasok, kidnapping. Diba? So, madali lang yung pagkakaiba. Abduction, kidnapping. So, wala pong ano yan, walang time, walang sinasabing days. So, sa kidnapping, basta may money involved, yun ang indicators yan. Money involved, ransom, kung tawagin, kidnapping. Pag wala naman, walang hinihingi, abduction lang yun. So, alin ba ang mas mabigat? Yung abduction o yung kidnapping? So, parehas lang yung crime. Hindi nagkakalayo yan, no? Parehas lang sila abduction. Pero mas mabigat yung kidnapping kasi may involved na money. Ayun guys, di ba? Sa sana ay nabigyan ko kayo ng linaw sa dalawang itong kaso, no? Iba naman yung ano, tinatawag na minor. Pag sinabing minor sa batas, sa atin, no? Ang minor ay considered 18 years old below. Pag 18 years old, hindi na yan ano, hindi na yan minor. Pag below lang, oh, di ba? So maraming technicalities na sinisilip yung batas. Below 18 years old, 18 years old, magkaiba po yun. Diba? Pag kasi pag 18 years old, mabawa, birthday mo ngayon, so 18 years old ka na, so legal age ka na. Yan ang pinatawag. Pag legal age, may mga ano tayo dyan, may mga privilege nating dapat requirements tulad ng ano, exercise for suffrage o exercise na magboto sa election ng mga barangay or ano, mga politiko. Ang registered po doon, ang pag-register po doon ay mandatory, kailangan mo ng 18 years old ka.
Siguro ang katibayan, ang labis na katibayan diyan ay wala nang tatalo ay ang birth certificate either na PSA. Yun po yung katibayan na sa katotunayan na 18 years old ka na. Siguro, another na lang yung IDs. Pero ang main talaga ng pangalan natin ay ang tinatawag na birth certificate na original. So, ngayon po, yan po ha. So, kaya nga guys, so, itong channel natin ay talagang unti-unti nating i-incline kayo sa criminal law. Kaya huwag nyo itong pakawalan. So, as soon as possible, kapag may from time to time, sinisikap natin makapag-upload ng isang video sa isang araw para kahit paano ay pagtuunan nyo ng pansin kahit 3 minutes to 5 minutes a day. So, mga kaso, kasi ang emergency guys, yung kaso, ay kusa na lang yung dumarating. So, ang kailangan unahin natin, yung ideas. Kapag mayroon ng ideas, so, andun na yung ideas, pwede kong magawang money. Diba? Kapag may alam ka, unang-una, secured ka. Safety ka. At kapag wala kang alam, kasi sa aking experience, no, although maraming tao sa mundo, maaari tayong pwedeng pagtanungan. Pero yung scenario within 30 seconds, within 1 minute, may mga time na wala kang mapagtanungan. So, how do you to decide? Diba? Kahit ako po, sa pagdidesisyon ko, na talagang, ano tayo dyan, matigas, doon po ako pumapa, doon ako bumabasi sa criminal law. So, anybody, kung basta alam mo yung sinasabi mo, base sa batas, whether you like or not, iyon po yun eh. Iyon ang batas. Ayun. At pagkatapos pala nito, no? So, nire-remind ko lang kayo sa aming mga maliliit na content creator, kung tawagin, or YouTuber. Yung mga likes nyo and subscribe and share at panonood, yan po ay yung bumubuhay sa aming content creator. So, siguro, kung may ads man yan, pagpasensyahan nyo na kasi 30 seconds lang naman yan. So, I do not know kung siguro 0.01, wala pa, 0.030 yata dollars pag tinapos nyo yan, no? At pag di-likes nyo naman and shared, siguro sa mayroon silang si algorithm ni YouTube, mayroon siya pong tinatansya yung algorithm para mapunta ka po doon sa tinatawag na recommended video. Ang recommended video guys, ayan po yung nasa kanan. Halimbawa kapag nanood kayo, sa existing yung pinapanood, no? Yung mga kasunod dyan sa bandang kanan, iyon po yung recommended video. So ngayon, para mapunta tayong ang channel natin dyan, para mapunta tayo dyan sa recommended video, so kailangan yung siguro sa tulong nyo na din kung sinusuportahan nyo yung YouTuber, no? I-likes nyo, i-share. Unshare naman for views na yan. At oras, siguro yung oras ng time duration ng videos. Yun. At advantage po dito sa maliliit na channel kung kayo ay may tanong. Alam niyo kung bakit? Siyempre, kung konti lang kayong magtatanong, so, ano yan? 99.9% mai-entertain po at masasagot po yung tanong nyo. At pwede rin kayong mag-PM. Unlike po doon sa mga 100 subscriber or million, try nyo po. Baka para mapatunayan nyo yung sinasabi nyo. Magtanong kayo doon sa 1,000,000 subscriber, yung mapusuan lang po yung ano nyo dyan, question nyo siguro, ay swerte na. Pero dito, hindi lang puso. May likes na, may puso pa, may sagot pa, at mayroon pang reply sa PM. Diba? Pag na, at mayroon pa, maaari pang nakapag-video call kayo. Pwede nyo pang tawagan. Kasi nga, medyo konti lang kayo. Ako, one time, this oras ng abang gabi, one time, kung hindi kami magkaintindihan sa text, no,
Mas maganda kasi yung video call kung meron naman tayong net, kung may net din siya. So video call po ginagawa natin para mas malinaw, mas maintindihan ng ating mga subscriber yung tinatanong niya. So maraming salamat po, hanggang sa muli. Ito po muli si Pulisya ko at nagsasabing hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po nasa YouTube at your service. Thank you for watching.